Hi, this is Wox and welcome back to my channel. Today, i-review natin ang Sugar Dolls Rejuvenating Set. First up, magkano to? Ang price niya ay, I think, 160 to 180. Depende sa store na bibilan nyo. Sa TikTok, nakuha ko to mga 170. Ngayon ata, naka-sale sila 150. Pero ililink ko na lang din sa description box yung Shopee link ng Sugar Dolls Rejuvenating Set. Anong laman ng maliit na box na ito? Number 1, Milky Kojic Cream Bar. Malaki siyang soap bar na hindi mabilis matunaw. Tapos amoy kojic siya. Tapos kulay kojic din, orange. Next ay toner. Fresh Glow Essence Deep Cleansing Toner na 50 ml. Maliit lang din. Tapos, ang amoy niya ay hindi masyadong matapang. Para lang siyang gamot. Ganon. Ito siya. Meron ding Night Repair Cream 10 grams. Night Nourishing Cream. Ganito. Ganito yung laman niya. Merong spoon sa loob. Tapos, dark orange, ay dark yellow. Yellow to brownish na ang kulay niya. And last but not the least, Morning Skin Screen Gel. Sun Protection Cream SPF 50 na 10 grams. Kulay puti yung laman nito. Naubos ko na kasi yung laman nito, so hindi ko na mapapakita. Meron din siyang spoon sa loob. So, paano gamitin? Sa daytime or morning, magsasabon ka ng kojic soap. After that, punasan mo, then maglalagay ka ng toner, then sunscreen. Yun lang. Sa night naman, maghihilamos ka ng kojic soap, then toner, then night repair cream. Huwag ito gagamitin sa umaga. Ganun lang yung ano niya, yung routine. Day and night routine. Ano naman yung naging effect sa akin? Medyo mahapdi yung soap. Kasi pinapatagal ko siya ng 2 to 3 minutes sa face ko bago ko siya banlawan. Sinasama ko rin pala yung leeg ko kapag naghihilamos para pantay. Yung toner, medyo may tingling effect. Medyo merong mini-mini lang na hapde. Pati yung morning skin screen gel, merong tingling effect. Pero yung beauty night repair cream, wala. Wala siyang ano, wala siyang tingling effect whatsoever. Tapos, 1 month ko kasi siyang ginamit. Ang dami nakapansin na pumuti daw ako. Although may iba kasi akong i-intake na whitening supplement din. Hindi ako nag-breakout. Medyo may mga paisa-isang tumutubo lang here and then. Siguro dahil sa hormonal imbalance, I don't know. Tapos, ayun, kapag kahilamos ko, namumula ako para kung tusino. Ngayon, kanina pa kasi ako naligo. So, pinakalma ko muna siya. Baby, kalma. Tapos napansin ko, medyo nag-glass skin ako. Taray, glass skin. Mag-insert na lang ako dito somewhere ng before photo ko or video. Ito yung bare face ko. Ang verdict ko ay okay siya sa mga non-sensitive skin combination type na katulad ko. Yung oily to dry skin. Pero sa sensitive skin, I don't know. I'm not sure. Kasi medyo mahapdi nga. Hindi naman siya kasing hapdi nung ibang rejuvenating sets na nagamit ko. Pero yon, medyo mahapdi pa rin siya konti. So, what's next after kong gumamit nito? Meet me in the afterglow. Meron silang tinitinda rin na the Afterglow Maintenance Set. Kasi ang mga rejuvenating sets ay I think 1 to 2 months lang
or less than that. After nun, kailangan mo nang ipahinga ang iyong mukha. Hindi siya advisable na pang matagalan. So, kaya sila nag-develop ng The Afterglow Maintenance Set. Ito yung gagamitin ko for the next 1 month, I think. Or hanggang sa maubos siya. Ayun. So, if you have questions and concerns, feel free to ask sa comment section. Pero, hindi ako expert pagdating sa sugar dolls. Ginamit ko lang talaga siya. Ayun. Sa age kung pwede siya sa teenager, I think pwede naman. Wala namang sinabi sa box na bawal siya. Pero kasi ano eh, sa akin ah, parang masyado pang bata ang mga teenagers para mag-rejuvenating set. Kasi mag-re-repair pa yan eh. I don't know. Pero yun, try at your own risk. Yun lang. Lahat ng links ay ilalagay ko sa description box. And I'll see you on the next vlog. Bye!